pagpalang hapon po sa inyong lahat na nakikinig dito sa ating Rema Feels Bible Study. Ano po? Yan, sige po, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa pananalangin. Mas sa pangalan namin, Panginoong Jesus, salamat Lord sa hapong ito na kami ay muli mag-aaral. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay magrema sa bawat puso po namin. Marinig namin, Lord, ng malinaw ang mga salita mo, ang mensahe mo sa bawat isa, O Diyos. Gisingin mo kami, kausapin mo, Panginoon, ang bawat espiritu namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa topic po natin ng mga nagagawa ng travail. Sabi po dito sa number 1, nakakapagpa-born again, nakakapagpatulad kay Kristo sa ugali, fruit of the Spirit, sa kapangyarihan, gifts of the Holy Spirit, nakakapagpalago, nakakapagpatatag, nakakapagpaganap, lubos na masunurin sa will ni Lord, overcome weaknesses, mind, body, will, prayer, nakakapagpa-slide back, nakakapagpagaling mag-sermon, nakakapagpadami ng anointing, nakakapagpabuhay ng patay, nakakapag-produce ng miracle. Yan. So, nandito po tayo ngayon sa topic po na to, no? Ang Holy Spirit po ay umiikot sa buong mundo at naghahanap po siya ng mga taong pwede niyang magamit sa ministry ng pananalangin. Naghahanap po ang Diyos ng taong willing magbuhat, kargahin ang travail. Ang travail po ay nagmumula sa habag, sa awa, sa compassion, sa desire na gusto mong ipanalangin ang isang tao anumang sitwasyon. May pagkakataon po na dahil napagkatiwalaan ka ng Diyos na buhatin ang travail, gigisingin ka niya ng madaling araw para lang ipanalangin na mapigilan ang hindi magandang sitwasyon, aksidente, sakuna, trahedya, problema. May time po na uudyukan ka ng Diyos na mag-travail dahil may kaluluwang pupunta ng impyerno. At ikaw, ako, bilang mga manggagawa po ng ating Panginoon, titingnan tayo ng Diyos kung willing ba natin na kargahin ang bigati na yun, yung travail na yun, upang maligtas ang tao. Alam niyo po mga kapatid, malaking part ang pagsunod po natin sa udyok ng banal na espiritu. Sabihin nga po natin, malaking part ang pagsunod mo sa udyok ng banal na espiritu. No po, ngayon, nandito po tayo, pinag-aaralan po natin ang mga nagagawa ng travail. Itutuloy po natin ito ngayon. Dito po sa number 13, ang sabi po, nakakapagpagana ng gifts of the Holy Spirit. Sabi po nung nakaraan ni Pastora Yen, travail is the secret of spiritual manifestation. Magmamanifest po, gagana ang gifts of the Holy Spirit dahil sa travail. Madalas po ang gift of healing, ang gift of miracle sa time ng Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi napaka-prayerful niya. Alam po ng Panginoong Jesus na kung hindi siya magta-travail, wala pong miracle na mangyayari sa 5,000 people. Alam po ng Panginoong Jesus na kung walang prayer, kung hindi siya magta-travail, hindi siya makakalakad sa ibabaw ng tubig. At yung mga gift po na yun ay gumana dahil sa travail. Sabi nga po ni Pastor Boy nung last training, naisin po natin na ibigay sa atin ng Panginoon yung travail. Magkaroon tayo ng bigatin. Naisin din natin ang maraming healing at miracle ang manifestation ng gifts of the Holy Spirit sa ministry po natin. Yun nga lang, sabihin po natin sa katabi natin, kung meron tayong katabi, pay the price. Kailangan nating bayaran kung ano yung kapalit. Sabi nga po ni Pastor Boy nung training, pray the price. Kailangan po nating ipanalangin yung price. Yung mga men of God po ngayon, like Pastor Benny Hinn, Pastor Kenneth Hagin, Pastor Kenneth Copeland, Pastor Maurice Cerullo, even Pastor Jerry Saville na kasama na po ngayon ni Lord,
yung laki po ng ministry nila ngayon ay dahil sa ganun na lang po kalaki ang sinakripisyo nilang oras sa prayer of travail. Amen po. Ngayon tayo po ay tinatawag po ng Panginoon sa pananalangin. Hindi lang yung sinasabi nga po na speaking of tongues, kundi yung mayroong travail. Kasi ang tongues, ang sabi po na 1 Corinthians chapter 14, pinapaunlad nito yung sarili po natin, spiritual. Pero yung travail, sa travail po, hindi ka nagiging makasarili. Amen po. Ipapanalangin mo yung ibang mga bagay, tao, sitwasyon na hindi natin alam. Amen po. Ngayon, kung gusto po natin na samahan po tayo ng Panginoon, mag-manifest yung gifts of the Holy Spirit, kailangan maglaan din po tayo ng oras ng panalangin na mayroong travail. Amen. Dito po sa number 14, ang sabi po nakakapag-produce ng revival. Sinabi pong revival, nabubuhay muli, na nagre-recover, gumagaling, lumalakas ulit. May mga taong nag-backslide na po, pero dahil naipag-travel mo, naipag-travel natin, nanunumbalik sila sa Panginoon. Example lang po nito, kapag camp meetings po natin, dito po, sa atin sa Rema, may mga kasamahan po tayo noon na napalayo na sa Lord, muli nakasama ng camp. Dahilan sa naipag-travel natin ng camping, yung mga miyembro na to, muli lumalapit sila sa altar calling at nagsusuko sila ng kanilang buhay sa Panginoon. Bakit po? Kasi naipanalangin, naipanganak muli sa panalangin. Sa totoo lang, lahat po tayo dito involved po. Kung gusto natin maging maganda ang camping, kung gusto natin maging maayos ang resulta ng camp, kailangan hindi lang po si pastor o senior pastor po natin ang nagda-travel para dito, kundi dapat lahat po tayo. Kasi alam niyo po, sayang po yung pagdadala natin ng mga miyembro sa camping kung hindi naman po sila na ipanganak. Bakit po? Kasi maaring naging masaya, umiyak, tumalon lang sila, pumalakpak lang sila sa camp, pero walang nangyari. At ito nga po, dahilan sa naipanganak sa panalangin ang camping, alam niyo po, tayo po mismo, nakakaramdam po tayo ng napapagod tayo, nangihina tayo, pero dahil sa prayer of travail, alam niyo po, muli, tayo po ay napapalakas. Sa mga sermon, during praise and worship, muli tayo ay nare-revive ng Lord. Yung mga nangihina, pinapalakas ng Diyos. Pinapagaling muli ng Panginoon yung mga puso po natin, yung mga espiritu natin at kaluluwa natin. Amen po. Ngayon, may nangyayari. Ano po yun? May spiritual revival dahilan sa travail. Hindi lang po basta spiritual revival, kahit po literal na revival physically, magmamanifest po dahil sa travail. Kung maalala po natin sa John 11:35, ang sabi po doon, tumangis ang Panginoong Jesus, Jesus wept. Hindi lang siya basta tumangis, kundi andun yung nag-travail siya. Sabi po dito, nag-travail ang Panginoong Jesus, dahilan po doon, muling nabuhay si Lazarus. At sa totoo lang, madami pa pong ibang kaganapan na bunga ng travail ni Jesus. Kung gusto po natin na magkaroon ng revival sa mga church po natin, sa mga camp meetings po natin, sa mga activities po natin, sa mga pagtitipon po natin, napakahalaga po na tayo po ay maipanganak natin sa travail, sa panalangin, yung gawain ng Panginoon. Kasi ang sabi po dito, the foundation of a successful ministry is travail. Panalangin na andun po yung bigatin, buhat-buhat natin yung bigatin. Amen po. At huwag po tayong aalis nang hindi po natin, sabi nga ni Pastor Boy, nang wala tayong nararamdamang release. Amen. Number 15 po, ang sabi dito na kapagpabago ng ugali ng tao. Kay pagbukasan po kayo sa akin sa Galatians chapter 4 verse 19. Minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Dito po makikita natin na dahil sa travail, mabubuo sa tao si Kristo.
yung ugali ni Kristo, yung pananaw ni Kristo, yung prinsipyo ni Kristo. Sa patuloy po nating pagtatravel sa isang tao, mas makikita natin sa kanya si Kristo. Masasabi mo, Kristiyano na nga siya. Amen po. Binabago po ng travel ang ugali po natin, ang ugali ng mga tao pinapanalangin po natin. Ito yung nagliliha. Ano po yun? Yung sandpaper. No po. Ito yung nagliliha ng magaspang na ugali para maging makinis ang ugali. Amen po. Hindi lang po ito sa mga miyembro po natin, hindi lang po ito sa kahit po sa mga kamag-anak po natin, kaibigan, kapatid, sa Panginoon, maaari mo silang ipag-travel upang mabagong ugali nila at matulad na kay Kristo. Kung noon, masungit siya, pero tapos dati, bilis siyang magalit, pero dahil lang sa ipapanalangin mo siya, makikita mo, lumalabas sa kanya yung fruit of the Holy Spirit. Amen po. Lumalabas sa kanya yung mga bunga ng banal na Espiritu. Nagiging mahinahon na siya. Dati magagalitin. Ngayon, kontrolado na siya. Dati siyang palaaway. Ngayon, mabait na siya. Dati masama siyang tao. Ngayon, mabuti na siya. Amen po. Ngayon, kung wala pong nag-travel sa atin, wala po tayo dito. At kung wala pong nag-travel sa bawat isa, siguro, yung ugali po natin ay kagaya pa rin noon. Kaya salamat po sa mga taong nanalangin sa atin at tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag ng Lord na huwag maging malamot. I mean po, na hindi lang yung pera mo yung ibibigay mo sa church, kundi yung oras natin sa pananalangin para yung ibang mga tao ay maipag-travel natin. Amen po. Kaya nga po minsan, huwag po tayong magtataka kung yung iba natin mga kasamahan sa church na parang di siya nagbabago. Atid naman siya ng atid. Pero baka kasi hindi natin sila na ipagtatrabaho. Amen po. Kung gusto po nating makita yung ugali ni Kristo sa bawat isa sa mga miyembro po natin, maglaan po tayo ng panahon sa Prayer of Travail. Number 16 po, ang sabi po dito, nakakapagpakilos ng angels of God, mga anghel ng Diyos. May mga sitwasyon po talaga na hindi po natin kontrolado. Amen po. Pero dahil binigyan po tayo ng Diyos na kakayanang manalangin at ipag-travel ang anumang sitwasyon, nagagawa din ng travel na mapakilos maging ang mga anghel ng Diyos sa langit. Nagagawa po ng travel na mapakilos ang mga angels of God dito po sa ministry ng bawat isa. Nagiging involved po ang mga anghel sa ministry mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Walang dahilan para malungkot. Bakit? Kasi maaring tayo po dito sa church po natin, isa-isa yung may mga, isa lang bawat simbahan, isa lang yung worker. Siya na yung magsusolwing, siya pa yung fundraising, siya pa yung humahayo, magsusundo, magsasermon, maghahatid. Pero ang sabi po dito, dahil sa travel, nagiging involved po yung mga anghel ng Diyos sa ministry po natin. Amen po. Kasama natin ang mga anghel ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Amen po. So, alam ko po, napakarami pong nagagawa ng travel. At kung gagawin po natin ito, makikita po natin ang resulta nito sa ating ministry, sa ating personal, sa ating pamilya, sa simbahan. At napakaganda po na hangarin natin, naisip po natin, natulungan tayo ng Diyos na maisapamuhay ang manalangin ng manalangin ng may travel. Amen po. Tayo po ay ina-encourage ng Lord na andun yung manalangin tayo na alam natin meron nangyari. Hindi yung sabi nga po, basta lang natin natapos yung prayer. Kundi yung panalangin na alam mo, may naipanganak, may nangyari. Amen po. Kaya nga po, ito, sinasabihan po tayo ng Lord na mag-sacrifice po tayo. Kasi kung gusto natin maging kagaya, tumaas yung anointing nga po natin, kung gusto natin may mangyari, makita natin yung bunga ng ginagawa natin, napakahalaga na magkaroon din po tayo, mag-sacrifice sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ina-appreciate po namin, Lord, ang mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang mga salita mo, ang mga
tinuturo mo sa amin dito, Lord, sa Rema Fields FB Live, Panginoon, sa Bible study po namin. May isa pang buhay namin ito. At Lord, huwag mawala sa amin, Panginoon, yung burden, yung compassion, Panginoon. Hangad namin, Lord, na sa bawat pananalangin namin, ilagay mo sa amin, O Diyos, yung bigati, Lord, na mabuhat namin, O Diyos, yung pinapatrabaho mo sa bawat isa amin. Naririto kami, Lord, available kami, Panginoon, na kahit anong oras, kahit anong ginagawa namin, Panginoon, gamitin mo kami, O Diyos, para sa iyong kaluwalhatian at kapurihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapong ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang hapon po sa inyong lahat. God bless you po.